imbestigahan at panagutin at ipakulong. Yun talaga ang sinisigaw ng mga nanay at lahat naman ng mga biktima ay yun ang gusto namin. Napanagutin sa kanyang mga ginawang krimen. Ipakulong, parusahan. Kasi po, wala po kaming kalaban-laban. Dahil sila po yung nakaupo at kahit hanggang sa ngayon naman eh, nagpapakita pa rin siya ng kanyang kumbaga brosko na ugali. Yan ang sigaw ng isang inang nawala ng dalawang anak sa madugong drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito rin ang kanyang reaksyon matapos humarap ang dating Pangulo sa pagdinig ng Senado noong Lunes. Hirapan niya ang mga pamilya ng biktima ng EJK na makakuha ng police report at iba pang dokumento para may makasuhan. Pero ngayon, git ni Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares, pinadali ng pagharap ng dating Pangulo sa Senado ang proseso ng ICC dahil lahat umano ng kanyang pag-amin ay magagamit laban sa kanya. Unlawful orders is not a defense. Hindi mo pwedeng sabihin to, san ako eh. Kasi sabi ng batas, if the order is manifestly unlawful or unlawful, hindi mo pwedeng gamiting depensa. Kaya kahit i-claim pa ni Duterte, I take full responsibility. Pag may kaso ang pulis, hindi niya masabing si President Duterte ang responsable. Kasi unlawful yung utos na pumatay. Ang ginawa lang ni Duterte, ginamit niya ngayon ang sarili niya as co-conspirator doon sa mga individual na kaso ng mga pulis dahil he takes full responsibility. At posibleng makatulong din ito para mapabilis ang proseso ng ICC para malitis ang kaso. And I wouldn't be surprised if the ICC will terminate its investigation soon and issue the warrant of arrest against President Duterte. At least siguro before the end of this year. President Duterte will be the first Asian to be tried in the ICC. Sa kanyang post sa X, sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes na naitransmit na sa ICC ang transcript ng pagdinig ng Senado, gayon din ang mga transcript ng pagdinig ng Quadcom sa Kamara na maaaring umanong magamit sa paglilitis. Pero pinauubayan ni Quadcom Overall Chairperson Representative Robert Ace Barber sa DOJ ang pagsasampa ng kaso at hindi sila makikipag-ugnayan sa ICC. We can also recommend the filing of criminal charges if we feel that there are enough evidence to be used as basis in the filing of cases. Again, DOJ pa rin ang magde-determine whether there is a case, no, kung may probable cause or wala. Para makatulong, sinabi ni Barbers na maaaring ibigay ng Quadcom ang lahat ng transcript of records nito para makatulong sa paghahabla ng mga pamilya ng biktima ng EJK. Sa November 7, nakatakda ang susunod na pagdinig at inaasahang tatalakayin kung saan nanggaling ang pera sa reward system tulad ng confidential funds ng dating Pangulong Duterte. Para sa Agenda, Zandro Ochona, BNC.